baka. Oh, okay na itong ating kalderetang baka, mga kabayo. Kita nyo naman, oh. Quality daw. Tama din ang labot ng kanyang to. So. Okay na ang ating putsera, mga kabayan. No? Papatay na natin ang apoy. Quality na raw, sabi ni Bochong Sarap. Gandang araw po ulit, mga kabayan. At tayo po ay may luto ulit. Balik tayo sa luto at may order po ulit tayo. Order po ito ni Ma'am Maribik Sumile. Ayan. At kay Ate Joy ng Ontario, Canada. At sa pamilya po ni Ate Joy, sa sina Kuya Memon at si Ethan. Yeah, maraming salamat at shoutout po sa inyo, mga galing Ontario, Canada. So, marami-rami po ang ating lulutuin. Meron po tayo dito, ano? Laman ng baka. Ayan, 15 kilos po ito. Gagawin po natin itong beef caldereta. 15 kilos na, ano, laman ng baboy. Ginahit na po natin yan. Luluto po tayo ng pork apritada. Tapos ay may 10 kilo po tayo dito na liempo. Gagawin po natin putsero. Luluto rin po tayo ng 10 kilong kare-kare, balat at tuwalya ng baka. At fish fillet, 5 kilo. Magluluto rin po tayo ng fish fillet with mayo garlic sauce. So, piprepare na po natin ngayon to para bukas ay malasa na yung ating pagkain para dire-diretso na rin ang ating luto. Imamarinate na po natin, tapos ibablanching natin yung balat at tuwalya. Tapos itong ating pangputsero ay atin na yung ano, pukuluan para bukas, piprito na lang natin. So timplahan na po natin itong dalawa, unahin natin itong kaldereta at saka apritada. Lagay na po tayo ng paminta, black pepper. Ating Del Monte pineapple juice. Kakalugin po muna natin at nasa ilalim ang ano nito eh. Ayan. Parehas po natin lalagyan ng pineapple juice. Tapos, tagan din natin ng soy sauce. Soy sauce din dito. Yung ating pong pangkaldereta, lagyan natin ng ano? Worcestershire. Leia and Perrins. Tapos, lagyan po natin ng pickles. Pickles din dito sa apritada. Buksan natin ito isang pickles. Ayan. Lagyan po natin pickles. Suot lang po tayo ng gloves.
Ahaluin natin yung ating mga iminarinate. Imamarinate. Unahin po natin haluin itong ating ano, baka. Bali, overall po ay 55 kilos itong ating lulutuin. Dalawang tigki 15 kilos, dalawang tigsa 10 kilo at isang ano, 5 kilo. Yan, shoutout nga po pala ulit kay Ma'am Anit Mitchap diyan sa Padre Garcia Public Market. Anit Mitchap, yeah, salamat po at maganda na naman ang nabigay sa atin na karne ng baka, sariwang-sariwa. So, nandito na yung ating pang-apretada at saka yung ating pang-kaldereta. Atin na po itong ilalagay sa ref. Lalagay natin sa malinis na lalagyan at ipapasok natin sa ref para siguradong hindi masisira. Ito naman yung po, pakukuluan na natin at yung balat at tuwalya ay atin pong ibablanching. Itong fish fillet, bukas na po natin gagawin yan at di pa naman siya defrost. Ibabalik muna natin siya sa ref. So yan, naganda na po dito ng dalawang kawali. Dito sa kabila ay magbablanching tayo ng tuwalya at balat ng baka para bukas po idiretso na yan sa pressure cooker. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin po ng konting asin. Pakit. Ito naman sa kabila ay salang natin po yung liyempo. Ang ating liyempo pang putsero. Ganyan din natin ang tubig. Simplahan po natin ito ng asin. Yeah, wag po natin paalatin at gagamitin natin bukas ang kaldo niyan. Tapos ay kaunting paminta. Buhayin natin ang apoy. May pitinde. Tapos atakpan po natin. Hintay natin itong lumambot. Yeah, mga kabayan, hanguin po natin itong ating balat at tuwalya. Okay na ito. At sa pressure cooker na natin ito bukas papalambutin. Napakatigas nito. Uubusin itong ating gas. Atin lang pong ibinilanching para malinis. Tapos uhugasan po uli natin yan. Para bukas, diretso na sa pressure cooker. Yung itong ating po pinag-blanching at tatapon na natin to. Hindi po tayo nagamit itong pinag-blanchingan. Isang batiya yung balat at tuwalya. Hugasan po ulit natin yan. Testingin po natin kung malambot na. Oh, malambot na. Pwede na ho ang ating liyempo. Patayin na natin ang apoy. Hanguin na ho natin.
Shoutout ko rin nga po pala yung ano, baka malimutan ko ay magtampo si Ma'am. Si Ma'am Mirna Acebo at sa kanya pong anak na si Ma'am Beb ng Wisconsin, USA. Yan. Siya po ay nagpaluto sa akin ng imbutido kanina at tinatid ko doon sa kanila sa Munting Tubig, Libaan, Batangas. So salamat Ma'am, Ma'am Beb at shoutout po sa inyo. Marami pong salamat sa tiwala sa ating luto. Kaya mga kabayan, bukas na po natin tutuloy ang luto ulit. Maaga tayong gigising at tutuloy natin bukas yung ating mga luto. So itong kaldoy, lilipat na natin ito sa isang magandang dalaga na may takip. At yan po, hindi naman masisira, gagamitin natin yan bukas. Magandang umaga mga kabayan at tutuloy na po natin lutuin yung ating limang putahe na 55 kilos. So meron na akong iniinit dito na dalawang malaking tulyase. Kasalang tayo dito ng kaldereta at dito naman sa kabila ay apritada. Okay na. Lagay na po tayo dito ng mantika. Lagay din po tayo ng margarine, konting margarine. Bawang. Buyas. Tapos sabay na rin po natin yung chorizo. Chorizo de Bilbao. Atin lang pong ahalu-haluin hanggang sa bumango yung chorizo. Lumabas yung amoy ng chorizo. Tapos tagay na po tayo ng tomato sauce. Ilagay na po natin yung ating minarinated na karning baka. Po natin. At ito ay 15 kilos. Tapos atin po tatakpan. Hindi po muna natin hihinalang apoy at kailangan niya ng init. Ito naman tayo sa kabila. Maglagay na rin po tayo dito ng mantika. Margarine. Bawang. Lagay na po tayo ng sibuyas. Lahat na natin at tayo magagayat na lang uli. At kailangan po marami-rami itong panggisa.
15 kilo din po itong ating pang-apritada. Kaya kailangan palab yung panggisa natin. Okay, tinatapin tayo ng tomato sauce. Tapos yung ating minarinated na pang-apritada. Haluin lang po natin na maayos. Sakit. Isa lang po natin makabay sa pressure cooker yung ating balat. Lalagay tayo ng konting asin. Dito po natin yung isasalang sa kala namin din sa 2 burner. Pag sumingaw, orasan lang po natin yan. Mga 30 minutes. Yan, hahaluin po natin at baka makanaos. Takip uli. Ito naman isa. Alagaan lang po natin ito ng halo pagka at baka kumapit yung ilalim. Maglasang sunog. Takip uli. Hanggang sa tuluyan lumambot. Buksan po natin to. Ating tetestingin kung malambot na. Oh, malambot na. Lalagyan na po natin to ng gulay, patatas and carrots. Palambutin po muna natin yung patatas at carrots at takpan uli natin. Itong ating kaldereta, haluin muna natin. Konting oras pa ito mga kabayan. Maganda dito yung pagkakinagat. Italagang hindi mababali ang ipin. Mahirap pag natanggal ang pustiso.
Haluin po natin ating apritada. Bango, may pistahan na naman. Lalagay na po tayo dyan ang liver spread. Lagay tayo ng dalawa. Garbanzos. Lagay tayo ng tatlo. Bell pepper. Ayan. Haluin lang po natin. Awak-awak sa malaking tulyase. Palit tayo ng pansandok. Itong gamitin natin. Yeah, para mahukay natin yung ilalim. Medyo dry, maglalagay po tayo ng konting kaldo. Itong ating pinagpakuluan, maglagay tayo ng konti. Ayan. Pampuli natin at pag kumulo ay okay na yan. Haluin po muna uli natin yung ating beef at baka nakapit na. Bango. Balik tayo dito sa ating apritada. Oo, yung patitikmen na po natin to sa ating ano, tagatikim. Botong charap. O, ayan. Kung gusto nyo makilala si Botong Charap, ay pumunta kayo sa YouTube channel ni Botong Charap. Botong Charap. Ayan. Nasa YouTube din ho yan. O, pasado na? Pasado na. Okay na itong ating apertada, mga bayan. Quality na raw. Hahanguin na po natin to at ano, babalutin natin to sa plastic tapos lalagay natin sa styro para mainit pa rin po ito pagka iahayin. Hindi po yung masisira kasi pag ganito maramihan at ilalagay natin sa tray, madali ho yung lalamig. Pero pag nasa styro, mananatili ho yung mainit. Kailangan pagkahangon nyo, ilalagay na kagad sa plastic tapos sa styro. Hindi naman po siguro makakasama yun. Mag-init po tayo dito ng mantika at tayo magpiprito dito ng ating pampuchero. Inalan po natin itong ating ano, balat at susunod natin yung tuwalya. Hindi ko kasya dito sa pressure cooker. Well, malambot na yan. Malambot na oh. Malambot na mga kabayan, no? Nawiwigil-wigil na. Wigil-wigil. So, hanguin na ho natin yan at
yun namang tuwalyang ating ano, sasalang. Tuwalyang ating papalambutin. Lagyan natin ng tubig. Yeah. Tapos lagyan natin ng kunting asin. At sasalang na po uli natin. Mainit na yung ating mantika mga kabayan. Salang tayo dito lang ating pang putsero. Mamaya uli yung iba. Buksan po natin yung ating kaldereta. Tingnan natin kung malambot na. Oh, malambot na. Tamang-tama na ang lambot. Lagay na po tayo dyan ng gulay, patatas, carrots. Lagyan na rin po natin ang liver spread. Dalawa. Lagay na rin po tayo ng red hot chili sauce. Lalagyan po natin ng kaunting anghang. Tapos, keso. Natin. Yan na rin po natin yung bell pepper. Green olives. Naluin lang po nating maigi at atin ulit tatakpan para lumambot yung gulay, patatas at carrots. Balik na rin po muna natin itong ating ano, pamputsero.
sakit uli. Yan, haluin po natin. Testingin natin kung malambot na yung patatas. Malambot na po, oh. Ang bango. Siyempre, patitikman po natin yan kay Bochug Charap. Pero lagyan po muna natin ng konting tomato paste para lumapot pa siya at saka medyo pumula-pula yung kanya sauce. Ayun. Portiker and ready dish tomato paste. Mampu natin kay Bochug Charap. Kumpasado na. Bochug Charap, please. Quality. Yo. Oh, okay na ho itong ating kalderetang baka, mga kabayan. Kita nyo naman, oh. Quality daw. Sabi ni Bochug Charap, papatayin na natin ang apoy at luto na ho ito. So ito ay katulad nung isa. Atin na rin ilalagay sa styro, pa-plastic natin, tapos lalagay natin sa styro para manatili po siyang mainit. Nanguin po natin itong ating pangputsero. Yung ating unang salang. Palalamigin po natin yan at ating gagayatin. Inalaglag. Na po natin yung ating pangalawang salang ng pangkutsero. Papalamigin po natin yan at ating gagayatin. Prito naman tayo dito lang patatas at carrots. Huwain na po natin itong ating pang putsero na patatas and carrots. Lagay natin dito sa strainer para makatulo ang mantika. Tapos, piprito tayo dyan ng saging. Saging na saba, 2 piling. Okay na rin po yung saging, hanguin na natin.
Dalang na po tayo dito ng puchero. Lagay tayo ng konting mantika. Margarine. Bawang. Tutulutuin lang po natin saglit yung bawang. Pero hindi naman natin susunugin. Papait yan. Papait yan pagkasunog. Sibuyas. Tapos maglagay na po tayo ng tomato sauce. Sairin natin yung iba. Sayang. Tapos lagay na po natin yung ating karne. Nalimpo. Ayan, ginayat na po yan ni Botchog Charap. Ay, Botchog din eh, gayat. Ayan, tapos yung ating saging, patatas at carrots na pinirito. Ilagay na po tayo ng Hans pork and beans. Garbanzos. Pineapple juice. Simplahan po natin ang paminta. Lagay din po tayo ng konting asin. Ketchup. Yung ating kaldo. Lagay din po tayo ng brown sugar. Haluin lang po natin. Tapos atin po tatakpan. At pag kumulo, lalagay po natin yung iba pang gulay, repolyo at bagyu beans. Ayan, nakulo na. Lagay na po tayo ng gulay, repolyo at bagyu beans. Bell pepper. Haluin lang po natin at gulay na lang. Lulutuin natin dito yung huli nating nilagay na gulay. At katalo na itong ating ano, puchero, Batangas style. Thank you.
Luto-lutoy lang po natin yung gulay. Okay na ho ang ating putsero, mga kabayan, no? Papatay na natin ang apoy. Quality na raw, sabi ni Bochog Charap. Ito po ay hahanguin na natin at atin dito la pa-plastic, tapos diretso na rin sa styro para hindi din siya lalamig. Lutuin po natin dito yung ating kare-kareng balat at tuwalya lang baka. Lagay po tayo ng mantika. Tapos maglagay tayo ng aswete powder. Gagamit po tayo ng aswete powder. Ito yung madali-daling gamitin para tayong gumawa ng aswete oil. Tapos maglagay na po tayo ng bawang. Maraming bawang para mabango. Palabasin po muna natin yung aroma ng bawang. Amoy bawang na. Lalagay po tayo ng special na giniling na mani. Ito po ay yung ano, walang asukal, hindi po ito matamis. Ayan, sadyang ginawa para sa kare-kare. Damihan natin. At yan po magpapasarap sa ating kare-kare. Yung giniling na mani. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw yung ating mani, giniling na mani. Bango. Amoy ng inay, ano, mabango daw. Tapos gagamitin po tayo ng special na rice flour. Giniling na malagkit. Konti pa. Dagdagan pa natin ng konti. Maamoy niyo mga kabayan yung kanyang aroma, mabango. Tapos lalagay na po tayo ng tubig. Kung kayong may kaldo kayo ng baka, pwede rin po. Hindi po kasi ako nagamit yung pinagpakuluan ng tuwalya at balat.
gandaan po natin sabaw. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng beef cubes. Gagamit po tayo ng beef cubes. Ahalu-haluin lang po natin to at hintayin natin ito lumapot. Ganda na ang lapot mga kabayan, oh. Simplahan lang po natin yung konting asin. Para naman may konting lasa pero dapat po ay hindi maalat. Okay na. Lagay na po natin yung ating tuwalya at saka yung balat. Haluin lang po natin yung maigi. Dahan-dahan na may kaunting lambing para hindi magtalabsikan. Yan. At ito po ay hiwalay natin ang gulay nito. Babalutin din po natin to at ilalagay natin sa styro. Quality mga kabayan. Yan. Pukuloyin lang po natin yan at hindi natin pwedeng hanguin na hindi nakulo. Dapat ito'y kulong-kulo para hindi siya agad masisira. Dito sa kabila ay pakulo tayo ng tubig. Ibablanching natin yung gulay ng kare-kare. Lalagay din po tayo dito ng kaunting asin. Unahin natin yung sitaw. Hanguin na po natin yung sitaw. Baka ma-overcook. Lalagay po natin yan sa isang tray. Hiwalay natin yung gulay ng ating kare-kare. Sunod natin ang talong. Blanching din natin yung talong. Yan, okay na ho itong ating kare-kare. Mga kabayan, nagsusula ka na. Tama-tama din ang lapot ng kanyang sauce, oh. Quality na raw, sabi ni Bochog Charap. Quality, quality yan! Apatayin na ho natin ang apoy nito at ihahanguin na natin ating ibabalot. Tapos diretso sa styro para hindi rin siya lalamig. Yung gulay po, ibukod natin yan. Bubukod natin to. Okay, no, yung talong, hanguin na natin. Tapos yung pechay. Pechay na Tagalog. Sa
saglit lang po natin itong pakukuluan, yung pechay. Nanguin na rin po natin yung pechay. Lagay natin sa strainer. At ang katapat po niyan ay alamang. So, templahan po natin mga kabayo yung ating fish fillet. Lagyan natin ng itlog. Yan, ginayat na po natin yan. Atas ng kalamansi. Garlic powder. Lagay po tayo ng garlic powder. Lagay po tayo paminta. Ating sasalayan yung paminta at medyo malalaki yung alaw. Tipak nitong nabili natin paminta ay kasamang tingnan. Ayan. Lagay muna natin dyan. Tapos, lagay tayo ng harina. Ayan, haluin lang po natin. Hindi po tayo maglalagay dito ng asin at ito po ay may lasa na. So sa mga nagtatanong kung ano pong klase ng isda itong ating ginagamit sa fish fillet, ito po ay cream dory. Ayan. Haluin lang po natin ng ayos yan, ganyan. Yan, okay na ho yan. At atin na yung atin pa yung lalagay sa breadcrumbs bago natin iprito. Init na po tayo dito ng mantika. Gagamit tayo ng nagpalta ng brand. Initi lang po natin yan at piprito natin dyan ating fish fillet with mayo garlic sauce. Meron po tayo ditong breadcrumbs. Lutuin na po natin yung ating fish fillet. Lagay lang po natin sa breadcrumbs, diretso sa mantika. Hinaan muna natin ang apoy para po hindi masunog agad yung unang salang. Isa-isa nating lulubog sa breadcrumbs. Kain muna kayo mga kabayan, ha? Pero tayo din yung tamales. May santan at saka daw habang niluluto natin yung mananangalian muna. Ah, alas 12 na ho eh. Ay, butog. Sarap. Nanguin na po natin yung una nating salang ng fish fillet. Lagay natin sa strainer.
Tatanggalin po muna natin yung ano, mga excess na breadcrumbs at ito po ay magpapaitim ng mantika natin. Bago ulit tayo magsalang ng panibago. Salang po ulit tayo. Alright, hanguin na po natin. Okay na itong ating fish fillet. Gagawa na lang po tayo ng sauce. Mayo garlic sauce. Ah, ito na yung ating fish fillet. Sauce na lang ang gagawin natin. Gawa po tayo ng sauce. Meron tayo ditong mayonnaise. Gagawa tayo ng sauce. Mayo garlic sauce. Wow! Nadin na naman kabayan na pamangkain. Nakatingin na naman, no? Order to. Ayan. Lalagyan po natin ng bawang. Dinurog na bawang. At haluin lang po natin at okay na itong ating sauce. Ayan. Ganun lang po kadali. Ang ating mayo garlic sauce. Right, okay na. Lilipat na lang po natin ito sa lalagyan tapos ilalagay natin sa tray para may takip. So, ayan mga kabayan, natapos na nating lutuin yung limang putahe na 55 kilos po yan. So, paluto po yan ni Ma'am Maribik Sumile at sa kanya mga kamag-anak sa Ontario, Canada. So, ito po ay di-deliver natin sa Bungahan, Cuenca, Batangas. So, dito po yung fish fillet. Ayan, meron pong mayo garlic sauce yan. Ito yung gulay na ang ating kare-kare. Nandito yung kanyang alamang o bagoong. So, nandito yung ano, ating mga apretada at kaldereta. Kaya mainit pa at yung tatakpan para hindi lalamig. Ito naman sa kabila ay, yan, nausok pa yung puchero at itong ating kare-kare. So yeah, sa mga gusto po magpaluto mga kabayan ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay magre-reply sa inyo doon. Maraming maraming salamat mga kabayan sa inyong pagsubaybay. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Pero no, 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 no
Apa?